Alright, so once again, ladies and gentlemen, to all the subscribers of Rockwool Air Conditioning and to all the netizens out there, hello po sa ating lahat and magandang umaga po. So, sa video ito, makikita ninyo ang basic and the general way to clean, to deeply clean your split type air conditioning after pumping it down, or we call it pulling it down. Let's go. Okay, so ang nakikita ninyo ay isang Daikin na split type na 1.5 wall mounted inverter. So, hindi na natin pinakita kung papaano to i-pump down. So, you can search it in our other videos. So, sa mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na at pindutin na rin ang ating bell button para ma-notify kayo sa mga ilo-load namin mga videos. Ayan, so basically, tinanggal natin muna lahat ang mga screws para ma-dismantle natin ng evaporator ng ating indoor unit at ang kanyang fan motor and yung kanyang power supply. So, ang nakikita nyo ay dismantling. Then, after dismantling the unit, so ito na yung proper way on how to clean our air conditioning or the parts of our aircon. So, basically, una, ni-esprehan muna natin ang ating blower. This is to eliminate those dirts na nandyan sa mga gilid-gilid nyan. Ayan. And then, next natin yung kanyang evaporator. So, sa pag-i-spray ng ating evaporator, remember guys, saraduhan ang dulo ng ating fittings ng ating evaporator coil para hindi ito mapasukan ng tubig. Tandaan na pagka napasukan ng tubig ang ating evaporator, maaari itong hindi gumana or hindi gumana ang ating aircon at mag-error ito, or worst scenario, it will damage the whole system. So remember, kailangan lagyan ng sarado or tapon ang ating fittings para hindi ito mapasukan ng tubig. Okay, so next na, after nating ma-cleaning, ma-thoroughly clean ang ating evaporator, it's time to assemble, reassemble all parts of our air conditioning or our indoor. Huwag ding kalimutang punasan na maigi ang mga parts bago ito i-assemble. So, inuuna natin yung kanyang fan blower tsaka fan motor pag nag-assemble. So, tingnan lang ninyong maigi ang video kasi sa video na to, ang gusto naming i-explain dito ay yung paraan kung papaano i-dismantle ang mga pyesa ng ating indoor unit at outdoor unit. So ayan, so inuna yung kanyang fan motor, then next yung kanyang holder. So may rubber yung holder nyan, and then may screw. Yan, so kailangan mailagay ng maayos. Kailangan naka-align din. Kasi once na hindi nyo na-align yung fan motor na yan, ang mangyayari, yung ikot niya yan, baka maaring sumayad, so kailangan be careful. After na may lagay yung kanyang blower,
yung holder niya at nalagyan ng screw, sunod na ang kanyang evaporator. So, ayan. So, ang makikita ninyo sa paglalagay ng evaporator, careful lang, baka matupinin nyo yung naka-bend na copper tube na yan na papunta sa likod. So, be careful. So, pag hindi nyo siya kabisado, ang best way dyan para hindi sumablay ang gawa ninyo, pag tinatanggal nyo yan, inaaral nyo muna siya, dinadaan-daan. Tanggalin nyo ng konti, then ibalik, then tanggalin ng konti. Parang inaaral nyo lang kung paano siya ibalik after ninyong matanggal. So, napakadali lang naman yan. Ang kailangan lang, basta presence of mind. Make sure na kung ano yung tinanggal ninyo, may ibalik nyo rin sa dati. Yan, katulad nyan, yung ano na yan, kailangan mailock doon. Ang purpose ng video na to ay para malaman ninyo kung paano i-dismantle pag tayo ay mag-general cleaning at kung paano natin ibabalik ang ating mga dinisassemble na parts ng ating aircon. Okay, so pagkatapos malagay ang kanyang evaporator, next naman ang kanyang drain pan. So drain pan, yung pinakaalulod ng ating aircon. So ilagay lang siya. May mga guides naman yan. So hindi naman tayo mahihirapan dyan. Basta importante, pag nagbabaklas kayo, tandaan ninyo kung paano ninyo siya tinanggal. So ganun din sa pag a-assemble nito ulit pagkatapos ninyong mag-cleaning. Okay. Ang next naman natin is yung kanyang drain hose. So sa paglalagay ng drain hose, huwag ninyo itong tutusukin ng Phillips screw or anything that is pointed. Kasi po pwedeng mabutas natin yan, kasi plastic lang ang ating rubber hose or flexible hose. So kailangan be careful, always be careful on dismantling or on putting it back. Okay. Next naman, sunod na natin yung kanyang power supply. So, sa pagtatanggal ng ating power supply, make sure na pag hindi nyo pa kabisado to, picturean lang ninyo yung mga terminals na tatanggalin ninyo. Or kung maligaw kayo, meron niyang diagram. So, make sure na basahin ninyo at kailangan marunong din kayo magbasa ng diagram para hindi kayo ma-short circuit. Or kung mapapansin nyo naman yung mga ano natin, mga ano tawag dyan, yung mga cable, mga yung mga ibinabalik nating terminals, hindi naman yan magkakasya kung hindi niya kamatch yung paglalagyan. Ayan. So, tandaan lang na kapag nag-dismantle at hindi niyo pa kabisado, it's better na picturean ninyo ito para mabalik ng maayos. Okay, so ito na. So, makikita ninyo, malinis na ang ating aircon. Ayan, ito yung kanyang blower. So, naibalik na natin. Okay. Ayan siya, guys. Malinis na. So, after ma-assemble ang mga parts,
kung sure na kayo na naibalik nyo na lahat ang kanyang parts, po pwede na itong ilagay ang kanyang cover. So madali na lang ito, very common naman ang ating pagbabaklas ng cover kasi every time we clean air conditioning, basically ito yung unang-una nating tinatanggal ang kanyang cover. So madali lang ito. Ayan, so ilak lang ng maigi, may mga guides naman yan. So only you have to do is to put them back where you dismantle it. Ayan siya guys. Next natin ang kanyang power supply cover. Ibalik din ito. Importante din yan for kasi yan yung protection para pagka gumagana ang unit, mahawakan itong body ng aircon na hindi magkaroon ng electrical shock. Okay. So ganun lang siya. Napakasimpleng gawin. Kailangan lang pag kayo nagkakalas ng mga aircon, be gentle para hindi kayo mabasagan at masira kayo sa inyong customers. Ayan, so next na ang kanyang filter, din ang kanyang louver. Ayan, yung hinawakan ng ating technician, yan yung kanyang louver. So yan yung swinging louver. Then cover it. So after natin to guys, ipapakita ko naman, actually basic na lang to, kung paano din linisan ng condenser. So ang gagawin sa paglilinis ng condenser, i-dismantle din natin lahat. Okay, so ayan na. So napakaganda na niya. Newly cleaned indoor. So next naman ang kanyang condenser. So basically ayan, tulad ng sinabi ko, kakalasin lahat ng parts din. So dito sa condenser, hindi naman kailangan na baklasin ng kanyang power supply kasi ang kailangan malinis natin dito is yung kanyang condenser. So nakita nyo, napakadumi ng condenser. Ayan, so ganun pa rin, isprayhan muna to. Ayan, i-power spray muna para matumalsik yung mga foreign dirt na naka-ipit dyan sa kanyang condenser fans. So like sa ating ngipin, pag tayo natinga. Ayan, kailangan matanggal yan kasi pag ang aircon barado ang kanyang mga condenser fins, fans rather maaring masira or mag-malfunction ang ating aircon kapag ito ay barado. So generally kailangan malinis ang ating condenser. It's better to use pressure washer and soap solution. Hanggat maaari guys, don't use lye solution kasi yan ang isang dahilan kung bakit nasisira ang ating condenser fans or yung kanyang evaporator fans. Kasi nilulusaw nitong lye solution. Lye solution is an acid at kayang tunawin ang aluminum. So
my suggestion is not to use it. Only soap solution and a pressurized power spray. Ayan. So, sprayan lang. Sprayan lang ng sprayan hanggang sa matanggalin yung mga dumi. After may sprayan, magsabon muna. Ayan, kung mapapansin nyo, binabrush pa ng ating technician. Alright, after ninyong masabon, sprayan ulit ang kanyang condenser and all parts. Kanyang body, covers, and everything. Ayan. Okay, so cover na lang ang tinatapos ng ating technician, si Eufemio Magbanwa, our lead technician. Okay, so punasan, then ibalik ang mga cover ng ating aircon. Okay, yan. So, binabalik na ang cover sa kanyang harap. May mga guides naman yan. So, i-clip nyo lang. Ayan, nang maayos para hindi ma-disalign ang cover ng ating aircon. Then, after ninyong may lagay ang cover, huwag niyong kalimutan ang mga tinanggal na screws. Okay. So, ito na ang ating finished product. The general cleaning of split-type wall-mounted die inverter. Thank you again guys for watching. Bago tayo maghiwa-hiwalay, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aming channel, please don't forget to subscribe. Papindot na rin ang ating bell button para ma-notify kayo sa aming susunod na mga videos.